gusto mo rin ba ang maging seaman? Pero wala kang idea kung magkano yung sahod ngayon ng mga seaman sa year 2023. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung magkano na ba ang sahod ng seaman sa year 2023. By the way, bago ko simulan ng lahat, nais ko lang ipakilala ang sarili. Wawa pala si Warren at isa akong seafarer na nagtatrabaho dito sa barko. At yung biyahe ng barko na aking sinasakyan ay international. Yung babanggitin pala natin na sahod ngayong araw ay hindi po ito yung actual na tinatanggap ng isang marino. Ito lang po ay range. Hindi nakasama dito yung extra income na tinatanggap ng crew. Pangalawa, hindi rin kasama dito yung overtime. Kasi iba-iba po kasi yung sahod ng isang seaman, nakadepende po yan sa tatlong dahilan. Siguro meron pang iba, pero ito yung alam ko na dahilan bakit nagkakaiba yung sahod ng isang marino. Unang-una, nakadepende yan sa kung anong barko ang sinasakyan ng isang seaman. So, pwedeng ito, pwede rin ito, at pwede rin ganito. So, iba-iba po yung sahod ng isang seaman. Nakadepende sa anong barko yung sinasakyan niya. Pangalawa naman, nakadepende ito sa kumpanya na sinasakyan ng isang seaman. Pangatlo naman, ay nakadepende yan sa kung saan bumibiyahe ang barko. It's either ito ay bumibiyahe domestic o yung mas kilala sa tawag sa atin na inter-island doon lang sa Pilipinas. At yung isa, yung international na bumibiyahe, international. At ayan na mga amigo, sisimula natin kung magkano ang sahod ng isang crew dito sa barko. Una-una ay sisimula natin sa pinakamababang posisyon, which is the cadet. Deck cadet sa kubyerta at engine cadet naman sa makina. Correct me if I'm wrong, natawag lang ito allowance eh. Hindi pa ito considered as sahod talaga ng isang kadete. Kano nga ba ang tinatanggap ni kadete buwan-buwan dito sa barko? Matanggap si kadete ng 400 to 1,000 US dollar. Yung palitan pala natin ngayon ay 55. Yun yung gagamitin natin pang multiply sa dolyar para ma-convert natin ito into peso. Highest lang tayo sa highest. Okay, 1,000. 1,000 times 55 is equal to 55,000 pesos ang tinatanggap ni kadete monthly dito sa barko. Next naman, messman sa kusina, OS kubyerta, at wiper ng makina. Magkano nga ba ang tinatanggap ni messman, OS, at ni wiper? 1,000 to 1,500 US dollars po yan. Laki! In peso, 82,500 pesos. Next naman, oiler ay makinista, yung AB naman ay sa kubyerta. Tumatanggap si AB at si Euler ng 1,500 to 2,000 US dollar buwan-buwan. Magkano nga ba ito sa peso? Ito ay 110,000 pesos. Pwede naman magkaanak ng isang dosena. Sana all. Next naman ay si Boson, o mas kilala sa tawag ng maestro ng kubyerta. Si Peter naman dito sa makina, o minsan tinatawag si Peter na Euler number 1. At si Chief Cook ng kusina, lahat tumatanggap ng 1,800 to 2,500 US dollar o katumbas ng 137,500 pesos. Yamit yung gonna say! Ngayon guys, ay proceed tayo sa mga junior officer. Kano ba ang sahod ng isang opisyal dito sa barko? Kadalasan talaga sa mga may magagandang bahay, mga opisyal. Simula natin! The third mate ng kubyerta, port engineer ng makina, nasa 3,000 to 3,500 US dollars. Katumbas ito ng 192,000 pesos. Tapos i-times pa yan sa 9 months na isang kontrata, laki ng may ipon. Next naman, second mate ng kubyerta, third engineer ng makina. Okay, let's go. 3,300 to 4,000 US dollar o katumbas ito ng 220,000 pesos. Kaya kung titignan natin, napakarami nag-a-apply bilang isang seaman. Maraming nangangarap na maging official dahil nga sa sahod ng seaman ay habang tumatagal ay palaki ng palaki ang siguro after ilang taon na yan, aabot na 1,000,000 siguro sahod ng isang kapitan. Let's proceed. Next naman, si electrician. Si electrician ay parte ng engine department
So, magkano nga ba ang sahod ni Ilek? Si Ilek ay tumatanggap ng 3,500 to $4,500 or katumbas ng 247,000 pesos. O, mas malaki pa yun kay third mate at fourth engineer. Next naman, proceed tayo sa mga big four. Sila yung mga tao na tinatawag namin dito sa barko na big four. Sila yung nasa management level. At sila lang naman yung may pinakamalaking sahod at pinakamalaking responsibilidad dito sa barko. At nakakalula yung sahod nila, guys. Sus ko, grabe ang lalaki ng sahod ng mga to. Okay. Simula natin. Kay chief mate, tsaka ni second engineer. Okay. Ay tumatanggap ng 6,000 to $7,500. O katumbas ito sa peso na 412,500 pesos. Grabe. Okay. Pero guys, paalala na itong binabanggit nga natin ay range lang ito at hindi ito yung actual talaga ng sahod. Next tayo kay chief engineer. Okay. Magkano nga ba ang sahod ni chief engineer dito sa barko? Chief engineer ang pinakamataas na posisyon at siya din yung may pinakamalaking responsibilidad pagdating sa engine department. Kaya nga yung shoulder board niya merong apat na bara. Ganun din kabigat ang responsibility dito sa barko. Sahod niya ay 8,000 to $10,000. Tumbas ito ng 550,000 pesos monthly. Wow! Papa, wawa lang sa laki ng sahod ng mga opisyal na to. Next naman, ang pinakamataas na posisyon dito sa barko, walang iba kundi si Master, Master Mariner, o mas kilala sa tawag na Kapitan or Captain. Ang sahod ni Kapitan ay 8,500 to $12,000 o katumbas ito ng 660,000 pesos monthly. Ganyan kalaki ang sahod ni Kapitan. Sobrang laki. Sana all. Biro mo 660 bonbon. So ngayon mga amigo, ay alam niyo na kung magkano nga ba ang sahod ng isang seaman sa year 2023. Pero ang tanong, bakit nga ba nauubos ang pera ng isang marino? Yan ang ating alamin sa susunod kong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout pala kay Leonardo Razonable. Maraming salamat. Bye-bye.